What up everybody, JBSB here, and today we're going to do an unboxing. We're unboxing this Shadow Shark AR chassis and Shadow Shark AR chassis. Tapos, ang details niya sa loob, tingnan natin kung mababasa natin kung meron. High Performance AR Chassis Black, ito. High Performance AR Chassis Black. Tapos nakalagay ABS Resin Body Light Gun Metal. Yun sa pangalawa. Tapos Small Dia Low Profile Tires na Black. Ewan ko lang kung kita niyo ha. Nababasa ba? Medyo malabo pala. Yan. Tapos yung pangatlo, pang-apat, 5-spoke na wheel. Ayun. Tapos, ano pala yan? Matte finish silver plated. Ayun, matte finish silver plated. Tingnan natin kung malilinaw pa. Ayun, yun talaga. Tapos ang gear ratio niya is 3.5:1 gear ratio. Type 130 motor included yung stock motor. So, tingnan natin loob. But before we start, andito tayo ngayon sa NTRC, Northside Tuners Racing Center. There's a lot of available parts and kits, Tamiya parts and kits. Meron ding mga tinatawag ditong copy parts para sa B-Max. Meron ding copy DPR para sa Pro Stock. May mga copies. So, yung mga gusto makatipid-tipid ng konti, medyo mas bababa yung presyo nun compared sa original Tamiya parts. So, dun sa mga interested, mag-inquire at bumili ng mga Tamiya parts and kits and copy parts, just drop them a message on their Facebook account. That's Northside Tuners Racing Center. Actually, hindi siya Facebook account yata, Facebook page. Ngayon, nagre-respond naman sila, nagre-reply naman sila. May tao naman nag-monitor nun, mga inquiries. And just in case na gusto nyo ng instant, actually hindi instant eh. Drop me a message if you wanna inquire as well. Pwede ko kayong ma-replyan as soon as I'm free and I'm available. And yeah, as soon as makita ko yung message. Minsan napa-flood eh. So, let's proceed. Actually, naka-ano pa to. Naka-tape pa. So, eto, tatanggalin natin sa tape. Tanggalin natin sa tape. Para dun sa mga bata na makakapanood nito. Actually, I prefer for kids over 13 years old and above kung magtatamiya sila. If below, seek assistance or guidance ng guardian or parents. So, yun na. Tinanggalan natin. Ayan na, tantananan. So, unboxing lang po ito, hindi natin i-assemble. So, meron tayo dito yung slick tires. So, medium na slick tires, yung pinakamalambot, tapos pinakamakapit. Pinakamabilis din siya, problema sa kanya, bouncy. Ayan, konting ideas lang din. Tapos, ito yung silver-plated na mat na 5-spokes. Maganda yung 5-spokes. Dati sa Pro Stock, FM na FM, ginagamit ko talaga yung 5-spokes. Tapos ito yung chassis niya, chassis, inuulit-ulit. Hindi po chassis, ha? Hindi chassis. Silent S po yun. Tapos pagka plural naman, medyo may vibration sa dulo, chassis, parang ganun. In-research ko rin yun eh. Para lang hindi ma-confuse, para sa mga newbie, yung mga nasanay na sa chassis, just keep calling it that way. Pronouncing it that way. Para sa mga newbie, chassis po ito, chassis. Okay. Hindi po chassis. Kahit plural siya, hindi chassis. Chassis. Medyo mahirap eh. Tinatry kong pag-aralan yun eh. Pagka plural form ng chassis. Anyways, AR Black. Ito po yun. Tapos may kasama rin siya, stock motor, propeller shaft na rin. Ayan, stock motor, propeller shaft. Meron din tong wheel shaft. Ayan, tapos yung mga step screws. Tapos may pinion gear din na black para sa motor. Tapos meron din siyang 3.5:1 gear ratio tsaka pink crown gear. Pink usually sa Pro Stock non-FM, ibig sabihin sa category, hindi allowed yung FM doon sa category niyo, kaya non-FM. So wala kasamang yung FM or front motor chassis.
pink usually ang crown gear. Tapos pagka naman front motor chassis na kit, usually orange crown gear. So ito naman yung Shadow Shark na body niya or cowl. Yan ang itsura niyan. Maganda rin ang aerodynamics ng Shadow Shark. Black internals, so black din yung eyelet. Eyelet, mas maganda siya para sa mga pro stock racers compared to sa may parang gold bushing or gold contact sa loob. So, yun. And then, meron siyang kasamang decals or sticker. At, syempre, merong guide para sa mga newbie, especially sa mga newbie. So, hindi kayo mahirapang i-assemble and disassemble. May instruction din dito kung anong mga tools and materials ang pwede nyong gamitin para i-assemble out of frame, cut out of frame yung mga, for example, itong cowl or yung body, tsaka yung internals or yung parts ng chassis na kinoconnect sa chassis. Tapos, ito naka-frame din. Basta anything na naka-frame, dito yung may mga suggestions sila ng tools. Tapos, mga screws naman yung screwdriver. Tapos, ito, every kit ng Tamiya Mini 4-wheel drive, usually, may ganito. Wala pa akong kit na nakita na walang ganito. But, the instructions, meron din pala, Japanese and then translated to English. Caution when assembling the model, caution when using the model, caution when using the batteries. Okay, ito, pwede ko palang basahin yung part na yung using the batteries. Baka may mapulo tayo ditong additional info or idea. Now, that's it. That's the unboxing. So, every day, as long as may mga kits pa rito na hindi ko pa na-unbox, i-unbox natin. Starting from today, today is Wednesday, 13 yata, May 13. So, tomorrow meron ulit. Actually, nakapila na. Possible, i-shoot ko na rin ngayon para tas i-upload ko na lang on a daily basis. So, yun. So, balik na natin ha. So, binalik na natin yung mga parts. Ngayon, mayroon lang ako suggestion. Kasi tipid kit ito. Ito yung one of the tipid kits kung pero na akong in-upload na pang pro stock non-FMAR setup na budget meal. Isa to sa pang pwedeng possible budget meal kasi meron na siyang mugs na magagamit mo. Papalitan mo na lang yung tires ng hard kung hard ang preferred mo or super hard kung gusto mo ng mas stable na at smooth na pag-run ng auto or mas makakatulong sa pag-stabilize ng auto, super hard. Kung mabilis na stable, hard. Kung sobrang bilis na risky sa bounce, slick tires. Tapos, DPR. Tapos yung 13mm rollers na pag nilagyan ng o-ring, parang 14mm yata yan. Parang 14mm. Kukonfirm natin yan. Kung 13mm ba talaga tawag doon or 14mm. Hanap tayo ng kits na may ganong rollers. But usually, a setup sa AR ay DPR sa harap, pwedeng double 13 or 14mm sa likod sa rear. So, apat na roller sa rear. Pwede namang apat na 16mm sa rear. Tapos, DPR sa harap. Pwede namang DPR sa harap, DPR sa rear sa ibabaw na side ng roller stay sa rear. Tapos, 13mm sa or 14mm with o-ring dun sa ilalim ng rear screw hole. Hindi pwedeng 16mm. Mababaliwala yung DPR sa likod. Yun. Mga pros and cons siguro mga suggestion ideas some other video na lang. So it's already 9 minutes and again we're here at NTRC and I'm inviting you and I'm promoting it for you to be able to avail any parts and kits that are available here. And I'm JBSB. I post Tamiya Mini 4-wheel drive contents and tutorials. Follow me.